God, ang dami! Grabe! No, yun. Grabe! Paano kaya nagkasya yung mga kinuha niyang produkto na inilagay niya sa loob ng kanyang damit? Grabe no, ang dami! Kaya babala sa inyong lahat, don't try this sa mga malls or else. Ganito rin ang kahihinatnan nyo. Kaya panoorin natin. Pero bago ang lahat, i-follow nyo muna ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Kaya thank you so much for following. Salikad, dali mo. Huwag mong biyano. Ma'am, nito ka muna, ma'am. Pinapahinto kita eh. Hawakan mo siya, ma'am. Halika yung dalawa. Hawakan siya. Sige, ma'am. Sama ka sa amin. Sama ka sa amin, ma'am. Hawakan niyo siya. Pag di ka naman pupusasan kita, akit sa taas. Ma'am, diretso sa taas, ma'am. Makipag-cooperate ka sa amin, ma'am. No choice na talaga si ate. Kaya, nakipag-cooperate na siya sa mga staff dun sa mall na yan. Tapos, I am not sure kung kakasuhan siya o kaya pagbabayarin siya sa mga kinuha niyang items, and hindi mo talaga aakalain na yung kanyang innocent looks ay gagawa ng ganyan sa shopping mall. And mukhang parang habitual ng ginagawa niya ito, no? Hindi minsan, as in parang habitual na kasi may storage na siyang nilagay sa loob ng damit niya. So, wala na siyang kawala, and I am not sure kung kakasuhan siya ng qualified theft, if I'm not mistaken, o kaya pagbabayaran siya sa mga kinuha niyang items na yan na sobrang dami. And if ever man na i-charge siya, di ko alam kung babayaran niya yan kasi sobrang dami. As you can see, sa hinulog niya kanina na mga items. So bilang isang part ng protocol, talagang i-assist yung nahulihan na customer na ipupunta talaga siya sa office ng mall na yan. Kahit na anong mall, pupunta ka talaga sa office and then ipoprofiling ka, magkakaroon ng documentation and then ipo-forward yan sa authorities, sa police station kasi mukhang baka makakasuhan siya, no? Tapos, grabe, nakakahiya yung ganitong gawain. Kaya, tatambad sa inyo kung gaano karami yung ilalabas niyang mga nakuha niyang items sa loob ng mall na yan. Continue. Hanggang sa paglabas, ha? Ma'am, sandali lang, huwag kagagalaw. Dito ka, ma'am. Harap ka dito. May ano mo? Halika, ma'am. Ma'am, halika. Bilisan niya, may kasama pa kasi ito, kukunin ko. Ay, huwag. Dali. Iyan mo to. Sige, ipa-continue yung video, tatanggalin yung ano. Asan yung unang nawala? Analaglag. Yeah. Kasi na. Ma'am, anong gusto niyo? Kamaya maglalabas o ikaw na maglalabas? Ano, ma'am? Kasi, continue, ha? Report niyo sa amin, ha? Sige, sige. Ano niya? Ano siya? Ako magbubayad niya. Pag nawala. Okay. Nangyari ang insidenteng ito sa loob ng isang shopping mall sa may department store doon sa Iba, Zambales last week. So sometime last week po yan. So recently. And I am very sure magkakakilala ang mga tao sa Iba, Zambales and sigurado meron at merong makakapag-recognize sa babaeng ito. And syempre, no, kapag namukhaan talaga siya, magkakaroon talaga ng kahihiyan sa family o kaya sa relatives, pag-chichismisan talaga siya. Kaya that's the consequence ng kanyang mga action. Tapos, pwede pa siyang maharap sa kasong theft. Ito na yung reaction ko.
So si ate, ni-risk niya ang kanyang profile sa NBI tsaka sa PNP. Malamang sa malamang, kapag mag-a-apply siya ng trabaho, mukhang magkakaroon ng hit. Diba? Kasi meron siyang panibagong court case. If ever man na ipo-forward talaga ng shopping mall yung ginawa niya. Pero kapag hindi naman at sinettle niya yung mga na-shoplift niyang mga items, well and good. Pwede siyang mailigtas na maging hit doon sa PNP or NBI kapag magkukuha siya ng police or mga clearances para sa kanyang pag-apply abroad or employment dito. So yun yung consequences kapag nahuli ka na nagsha-shoplift. So qualified theft yan. And kapag nakita ng mga employer na meron kang kaso or active case, hindi ka makukuha sa mga ina-applyan mong trabaho. Kaya kung nagbabalak kayong sundan ang yapak ni ate, isip-isip muna. Kasi mahirap talaga kapag magkakaroon ka ng hit. Kunin naman natin, possibly, ang side B, the other side of the story, yung panig ni ate girl. So siguro, bakit kaya siya nag-shoplift? Siguro kasi baka meron talaga siyang pangangailangan na matindi. And ito yung talagang desperate measures niya para magkaroon ng gamit at ibenta ito and magka-profit para magbayaran kung ano man yung kailangan niyang bayaran. Such as hospital bills, kung may emergency, kapag magbabayad ng bills, baka patatalsikin sila sa bahay nila, yung mga ganon. O kaya kahit na mga utang na mga kineme na ganyan. However, di ba, gaya nga ng sabi nila, ignorance of the law excuses no one. Kaya kahit no, ano pa yung rason mo, hindi ka talaga makakaligtas. Especially kapag caught in the act ka ng isang empleyado na naka-duty sa isang shopping mall. And meron yung mga iba na stricto talaga sila na kapag hinuli ang isang shoplifter, automatic ipaprofile yan. And kung ano man yung mga na-profile nila, ipaforward nila sa PNP for further investigation and baka possibly na magsasampa sila ng kaso laban sa, ayan, lawbreaker na yan. Isa itong malaking lesson, hindi lang para kay ate, kundi para sa ating lahat. Kasi marami pa namang ways para kumita ng pera o kaya manghiram ng pera rather than resorting to mga illegal na activities, mga kalokohan na ganyan na nagsushoplift ka. Tapos makakasuhan ka pa, o diba? Ang daming consequences. Tapos magchichismisan ka pa. Siguro, kung talagang desperate ka, kapalan na lang ng face, no, na humiram ng pera sa mga kapatid. Siguro may intindihan naman nila kung bakit kailangan mo talaga ng pambayad. Siguro, mga ganon. O kaya, pwede kang mag-apply ng kahit na anong work dyan. Ang dami namang pwedeng applyan ng work. Rather than, ayan, isusugal mo talaga yung buhay mo, yung kaluluwa mo, and yung, alam mo yon, yung dignidad mo para gumawa ng ganyan. So, sana may natutunan tayo dito sa video and sana magbago na si ate. Hindi pa naman huli ang lahat. Bata pa naman siya. Marami pa naman siyang pwedeng gawin para bumawi sa ginawa niyang ito. So, sana nakarelate din kayo and yes, abangan niyo ulit yung mga susunod na vlogs natin. So, thank you and have a nice day.